Paano makamura? Para kumuro siya kung bakal ipasura. Our content for today, mga kaibigan, is paano nga ba makamura? So, before tayo mag-continue or mag-proceed sa ating content, mga kaibigan, pag-usapan muna natin kung bakit ganito ang aking setup sa aking studio. Charot, studio. Actually, mga kaibigan, wala talaga akong studio. Yung bahay namin, kahoy lang. Yung bahay namin, simento, but yung kwarto ko na ginawa dito is kahoy lang, mga kaibigan. So, wala talagang side na maganda for vlogging. Yung ginawa ko, kumuha ko ng tela, nilagay ko dito, lighting sa face ko to create a Brenten light, bumuo ng triangle dito at backlight na kacharutan lang, mga kaibigan. Yun, naisip kong mag-vlog nilang sa loob, i-low yung shutter speed, expose yung mukha ko. So, ganito yung itsura, guys. And comment below, mga kaibigan, if nagustuhan nyo yung aking setup. So, mga kaibigan, let's proceed to our content. Paano nga ba makamura? Nawa ko tong content na to kasi napansin ko na lahat na lang ng bagay is nagmahal. Except na lang sa akin, ako na lang yung pinakamura dahil never naman ako minahal. Back to our content, mga kaibigan, di na tayo lalayo kasi siya lang naman yung lumayo. So ngayon, mga kaibigan, magbibigay ako ng mga tips para tayo ay makamura. So my first tip, mga kaibigan, is huwag magmadali. Magtanong-tanong sa mga friends kung saan ba may mga bagay na ganito. Magtanong-tanong sa kanila kung saan tayo makamura. Kasi may mga bagay na inyong pagsisihan pag nagmamadali kayo. Example nito, mga kaibigan, nakabili na kayo ng bagay and then may dumating na kapitbahay nyo. Uy, Brad, bago ah. Magkano yan? Ah, 10,000 lang to, bro. 10,000 pieces. Ha? 10,000 pesos? Eh, ang mura lang yan dun. Nakita ko yan kahapon. Ha? Lala ang nangyayari talaga yan, mga kaibigan. Pinagsisihan nyo sa uli dahil kapitbahay nyo lang, hindi mo na lang tinanong sa kanya kung saan makakabili. So kaya huwag tayong magmadali. At to message for our young people, katulad kong mga young people, mga kaibigan, huwag tayong magmadali kasi merong the best na paparating sa atin. Huwag lang tayong magmadali para hindi natin pagsisihan sa uli. So, second tip, mga kaibigan, is search in the internet. Kasi ganito yan, mga kaibigan. Dati, wala pang internet, wala pang information nakikita sa Facebook, sa Lazada, Shopee, at ano pang mga online business dyan. Ang ating mga maninindi sa mga gilid-gilid, sobrang pinapatungan nila ng mas mataas. Kaya ngayon, pag may nakita kayong item sa gilid, sa mga gilid-gilid ng mga dyan, mga kaibigan, tingnan mo nyo yung brand at i-search nyo sa Google, search nyo sa internet kung overpriced ba sila. At kung hindi naman sila overpriced, huwag naman natin silang giitan. Sipagkita, bumili din tayo doon. At pero kung overpriced sila, bili tayo doon sa ating na-researchan. Doon sa Lazada, Shopee, alam ko mas mura doon based on my experience. Kasi meron talaga mga bagay na mga kailangan nating tuklasin. Search for the right person to marry, to the right person na maging jowa mo. Kasi kapag hindi tayo nag-search, nasa huli yung ang pagsisisi. So, tip number 3, mga kaibigan, buy second-hand item. Hindi nagkakahulugan na bibili ka ng second-hand, bibili ka ng sira, mga kaibigan. Buy a good condition second-hand item. Tignan mo yung quality niya, if okay pa, at bilhin mo. Instead na bibili ka ng brand new for full price, if bibili ka ng second hand, kakalahati yung presyo. At doon makakamura ka. At isa pang positive sa second hand is talagang na-test na ng may-ari at nung nakabili ng una, kung gano'n siya katibay, at gano'n siya kabilis, gano'n siya kalakas. Kaya hindi din masamang magmahal ng mga may taong mayroong experience. Kesa magmahal ka ng mga brand new
at hindi mo pa alam yung mga defect. So, my last tip mga kaibigan, the tip number 4 is tumawad ka. Yes, tumawad ka. Kapag meron ka nang na-deal, may nahanap ka na, try mong tumawad. So, 5,000, tumawad ka ng 3,500, itry mo lang, di ba? Itry mo lang tumawad. Baka nga patawarin ka. At sa mga may sala sa'yo, para naman patawarin ka ng iba, marunong ka dapat ding magpatawad. Learn to forgive, forget, and move on. So yun mga kaibigan, yun lang yung mga tips ko para tayo ay makamura. So mga kaibigan, I hope na enjoy, marami kang na-learn. At I hope din na mag-subscribe ka sa YouTube channel ko for more video content mga kaibigan. But before I end mga kaibigan, gusto kong pasalamatan yung mga kaibigan kong sumusuporta. Shoutout muna tayo kang Gabriel Degonos. Shoutout din ako kang Mark Levi Gorgonio. Butuan Vlogger and Mobile Filmmaking PH. And kita kits tayo mga kaibigan sa next vlog. And that's all. Thank you.